Ay, magandang araw sa inyo lahat. So, habang papunta ako sa trabaho ko ngayon, nag-iisip lang ako kasi sunod-sunod na ulit yung mga balita sa atin sa Philippines na hindi ako against sa pagbibigay ng mga pansin, kaukulang pansin sa ating mga guro, which is tama lang naman. Dahil isa sila sa mahalagang profesyon nitong nagdaang pandemya at hanggang ngayon, hindi mawawala ang profesyon ng pagkaguro na isa sa mga profesyon na pinakamahalaga. Pero sunod-sunod yung mga balita sa kanila na nabibigyang pansin na ulit, pati mga salary nila at yung mga hinihiling nila. Ang kagandahan pa nito, andyan ang vice presidente natin na nakaupo mismo sa Departamento ng Edukasyon, na napakasigurado ako na isa ito sa kanya na pag-uukulan niya ng pansin ang ating mga guro. Ngunit ang akin lang tanong ko, laging ito na lang yung tanong. Dumadaan lang sa mga politiko yung issue ng mga nurses. Pero pagkatapos ng isang buwan, wala na ulit, mamamatay na ulit. Hindi na ulit pag-uusapan. Nakadaan ang dalawang taon, pinag-usapan ng lahat ng politiko ang lahat ng healthcare workers na sinasabing mahalaga ngayong pandemya. Post-pandemic, hindi pa naman tapos yung pandemya kung tutuusin. Andito lang tayo sa new normal. Nawawala na. Hindi na masyadong pinag-uusapan ang healthcare workers na kung tutuusin ang dami-dami pa pong hindi naiibigay na mga benepisyo na ipinangako sa ating mga healthcare workers noong pandemya at magpahanggang ngayon ay hindi pa rin naiibigay. Sana naman po, katulad ng mga guro, ay pag-ukulan nyo rin ng tamang pansin ang ating mga healthcare workers. Tamang pasweldo at tamang benepisyo para sa kanilang lahat. Ang ating healthcare workers ay mahalaga rin po sa profesyon, sa ating mga profesyon.